Simple lang ang mga kailangan para makagawa ng fruit-flavored popsicles. Ihanda ang blender, popsicle sticks at mga baso. Take note mga kapuso, di kailangan bumili ng popsicle maker. Ang plastic cups, baso, maging ang ice tray sa inyong ref, pwedeng gamitin para makagawa ng popsicle. Ang una nating flavor, avocado. Ang mga sangkap, isang avocado, isang tasa ng tubig at kalahating tasa ng plain yogurt. Hiwain ang avocado sa gitna at kutsarahin ang laman nito. Hiwain ulit ang laman ng avocado para madali itong gilingin sa blender. Ilagay sa blender ang avocado kasama ng isang tasang tubig at ang yogurt. I-blend ang mixture ng 2 hanggang 3 minuto. Pagkatapos po natin i-blend, siguraduhin nakahanda na po ang ating stick at plastic cup na magiging molde po ng ating popsicle. Siguraduhin po natin na itataktak po natin siya o ba. Pagkatapos ito, maaari na natin ituhong ang ating popsicle stick. I-freeze ang avocado popsicle sa refrigerator ng 3 oras. Kung walang ref, maaaring gumamit ng ice box. Punuin lang ng yelo ang ice box. Lagyan ng asin ang yelo at hayaan ang popsicle sa loob ng 3 hanggang 4 oras para tumigas. Para mas mabilis na tumigas ang popsicles, gumamit ng ice cube tray imbis na baso. Sa loob lang ng 10 to 30 minutes, may popsicles na kayong pwedeng tikman. Makalipas ng 3 oras, maaari natin tanggalin ating popsicle sa ating mga molde. Sulit kang maituturing ang merienda ito dahil hindi lang ito masarap na pampalamig, may dagdag na nutrisyon pa dahil mayaman ang avocado sa healthy fat. Sa halagang 81 pesos, 4 na tao na ang maaaring mag-enjoy sa malalaking avocado popsicles. Maaari ning gawing popsicle ang pakwan. Ang mga sangkap, 3 tasa ng hiniwang pakwan, kalahating tasa ng tubig at kalahating tasa ng yogurt. Para po hindi po tayo mahirapan, kung napapansin niyo po, meron na po nagtitinda ng mga pakwan na hiwana. Ito po ay malamig na at masarap pa. Hiwain ang pakwan at siguraduhin wala na itong buto. Pagkatapos po natin tanggalan ng buto ang ating mga pakwan, maaari na po natin ito i-blender. Ilagay ang tubig at ang yogurt. I-blend lang ang pakwan ng 3 hanggang 4 minuto. Pagkatapos, maaari na itong ilagay sa plastic cups na magsisilbing molde. Kung wala namang plastic cups, maaaring gumamit ng basong mabasagin. Lagyan lang ito ng foil sa loob at sa paligid ng baso. Ilagay ang na-blend na pakwan at maaari na itong palamigin ng 3 hanggang 4 oras. Refreshing ang pagkain ng pakwan lalo na ngayong tag-init dahil mataas ang water content ng prutas na ito. Mayroon din itong lycopene na makatutulong para malabanan ang sakit na cancer. Sa halagang 97 pesos, 4 na tao na ang makatitikim at malalamigan sa meriendang ito. Sa mga mahihilig naman sa mangga at pinya, maaaring pagsamahin ang 2 prutas na ito at gawing popsicle. Ang sangkap sa mango pineapple popsicle ay 1 pirasong mangga, 2 tasa ng pinya, kalahating tasa ng tubig at kalahating tasa ng non-fat cream. Pagkatapos po natin balatan at hiwain po ang ating pinya, maaari pa po natin itong paliitin para po madalian ang ating blender. Hiwain lang po siya sa tamang sukat pero huwag po natin pipinuhin para po mas ma-enjoy po natin ang ating popsicle. Unahin po natin ang pinya, sunod po natin ang ating mangga. Hayaang gilingin ng blender ang pinya at ang mangga ng 3 hanggang 4 minuto. Pagka-blend, ilagay ito sa plastic cups at lagyan ng stick. Palamigin ang 3 oras ang popsicle at pwede na itong landakan. Bida sa nutrisyon ang mango pineapple popsicle dahil meron itong vitamin C na panlaban sa sakit. Sa halagang 115 pesos, 4 hanggang 5 tao na ang pwedeng mag-enjoy sa mango pineapple popsicle. Sa mga mahihilig naman sa melon, pwede rin itong gawing popsicle. Ihanda lang ang 3 tasang melon, kalahating tasa ng tubig, kalahating kutsara ng lemon o calamansi juice extract, at 1/4 cup ng honey. Katulad ng mga popsicle kanina, pagsamasamahin lang sa blender ang lahat ng ingredients at i-blend ito ng 3 to 4 minutes.
ilagay sa plastic cup at itusok ang popsicle stick. Palamigin ito ng 3 hanggang 4 na oras. Mainam na panlaban sa dehydration ang melon dahil mayroon itong electrolytes. Ang electrolytes gaya ng magnesium, potassium, calcium at chloride ay mahalaga para maging maganda pa rin ang takbo ng mahalagang proseso ng katawan kahit panayinitan ito.